mga ka-PGM back, and ito na nga, sasagutin ko na yung question nyo kung magkano ba talaga ang nagastos namin papuntang Japan. Siyempre, unang-una, kailangan natin ng visa papuntang Japan. Yung processing fee namin, 399 each or 1197, naka-promo sila nun. And bago lumabas ng bansa, airport tax, 1,620 isa. And yung insurance namin, it's not mandatory, pero siyempre, may COVID pa at mas maganda na yung meron tayo since international yung travel natin. Yung tickets namin, I got Sebpak, 6,000 pesos for the three of us kasi piso fare. At yung mali ko kasi dapat na ground trip ticket na ako para mas mura. And wala na ako makitang pabalik na mas mura-mura kaya I got AirAsia na lang and yun na yung pinakamura talagang nakuha ko. Pikit mata na lang talaga kasi yun ang pinakamahal na international ticket na nakuha ko ever. I got SIM card, sa Lazada ko na lang binili, 5GB and 8GB pero kulang pa rin. Sobrang useful nun kasi gumagana agad siya. Pagdating sa Japan, I got Skyliner ticket na dapat sa Klook ko na lang kinuha pero kasi nagtatansya pa ako ng oras ng dating baka kasi mahaba yung immigration or madelay kami ng dating. So, kung mas maganda kung sa Klook kayo kukuha. And here we go sa Tokyo Guest House. First 3 nights, 31,000 yen. That's around 12,000 pesos. Super nice nung guest house. Ang ganda-ganda at saka ang luwag-luwag. And of course, our pocket money is 75,000 pesos. Already for the three of us. At ginamit namin for train, bus, food, shopping, tapos another SIM. Kasi si tatay, nagbi-video call, nagla-live sa Japan. Kaya ayun, yung 8GB na dala namin, ubos agad on the first day. Kaya ayan, bumili pa tayo ng another SIM card. And ayun na nga yung mga pagkain, ito na yung ginamit namin. And in fairness, may tira pa kami isang lapad after. And then Mount Fuji Hostel, ayan, 2 nights kami dito. Medyo mahalang accommodation dito sa may Mount Fuji, kaya nag-hostel na lang kami. And 10 bunk beds yung na-stayan namin. Pero okay na okay naman, walang ka-problema. And for the last 2 nights namin dito, sa Hotel Tateshina, sa Shinjuku area, and sobrang lapit lang din nito sa train station. Medyo pricey kasi peak season din to, April. And then, ito yung pinaka-chops sa totoo lang. Kasi parang old na yung hotel. Pero okay lang din naman. At ito pa nga yung mga kasama sa pocket money. Nakabili pa ng sapatos si tatay, ako, and si hobby. Tapos si tatay, meron din yan siyang mga t-shirts from Gap. Nung Gotemba kami. And then, ito pa yung mga other activities na ginawa namin. So, Team Lab, Shibuya Sky, ito pa yung may mga bayad. So, sa Klook ko na lang kinuha yung mga activities na to para mas mura-mura. And sobrang hirap ng tickets kapag dun kayo bumili kasi normally mga ubos na siya. So, mas maganda mag-advance booking na kayo ng mga activities na gusto nyong itry dito sa Japan. Na-visit din namin ang Fuji Q Highland kasi free admission lang siya and magbabayad ka lang kung may gusto kang sakyan na ride. So, nakakaaliw. Nalibot namin yung buong amusement park ng libre lang. And ito pa yung ibang purchases. Ayan guys, yung Skyliner namin pabalik. Syempre, klinuk ko na kasi 958 pesos lang yun doon. So, if you have plans to go to Japan, kayang-kayan yung pag-ipunan guys. Basta may pangarap, tuloy-tuloy lang, sabi nga ni tatay. Mga tips ko lang para mas makatipid kayo. Plan ahead, abang ng piso fare. Maraming free attraction na pwede namang puntahan and ang daming food trip na pwedeng gawin. So yun lang guys, thank you so much for watching. Keep following me and tatay for more vlogs. Bye-bye!